Good day mga ka-sports natin dyan. Mas pinalakas na Choco Mucho aarangkada na sa October dahil nga magbubukas na naman ang PBL All Filipinos Conference kung saan nga mga ka-sports natin dyan ay wala nga tayo ngayong import na magaganap kung kaya't dito susubukin talaga ang Choco Mucho Flying Titans ang kanilang angking kagalingan kung papalagba sila dito sa PBL. Alam natin na pangit nga ang kanilang naging standing ng katatapos pa lamang noon na PBL. Pero mga ka-sports natin dyan, ang ating Choco Mucho, hindi man sila nanalo sa PBL at hindi sila nakapasok sa top 4. Pero pagdating nga sa Vietnam ay umarangkada ang kanilang angking kagalingan. Kung saan nga mga ka-sports natin dyan ay nakapag-podium finish sila. Marami nga mga ka-sports na hindi naniniwala sa Choco Mucho. Pero ngayon finally after ng ilang years ay muli tayong nagkaroon nga ng medal sa international. At syempre, good news yan dahil yan sa Choco Mucho, sila nga ang nagrepresent ng ating bansa para nga sa VTV Cup 2023 kung saan nga ay naiuwi agad nila ang kanilang bronze medal. Ito ang kauna-unahang sumabak nga ang Choco Mucho sa international at mukhang sinuwerte talaga sila. Kung kaya nga marami naman ngayon nagsasabi at hinahamon nga ang Choco Mucho ng ilang mga netizen at sinasabi nila na sana daw ay dito sa Pilipinas ay magkaroon nga rin sila ng medal sapagkat nga matagal na rin silang hindi nakakapasok sa top 4. Pero ngayon mga ka-sports, mukhang gugulati na tayo ng Choco Mucho dahil nga nagkaroon na nga sila ng mataas na kumpiyansa matapos nga nilang manalo sa VTV Cup. Atin naman ngayon kikilalanin ang mga pasok sa first six na gugulatin nga ang mga manonood at mga tagahanga nga ng Choco Mucho. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it. Choco Mucho Flying Titans, sisikapin nila na makapag-podium finish sila sa PBL. Matatandaan nga natin mga ka-sports na noon ay nangungulelat nga sa ranking or sa standing pagdating nga sa PBL ang Choco Mucho. Pero ngayon na meron na silang si Sirundina at bumalik na nga rin ang angking lakas at galing ng ating Madi Madayag, hindi malabo na makapasok nga sila sa top 4. Narito nga mga ka-sports natin dyan ang mga pasok sa first 6 ng Choco Mucho. Unahin na natin dyan ang ating si Sirundina, ang ating isa sa mga pinakamagaling na outside spikers sa ating bansa. Hindi natin maitatanggi mga ka-sports na ang ating si Sirundina ay isa sa mga naging factor kung kaya nga ngayon ay lumakas ang Choco Mucho. Alam natin noon mga ka-sports na kulang talaga sa outside spikers na malakas ang Choco Mucho. Ngayon narito na nga ang ating si Sirundina ay masasabi natin na magiging maganda ang laban ng Choco Mucho sa paparating na PBL. At sa October nga yan, magaganap. Aasahan natin na bibigyan nga tayo ng magandang laban ng Choco Mucho, lalo higit ang ating si Sirundina ay meron na ngang napatunayan sa international bilang outside spikers. At syempre, hindi naman dyan ang ating si Sirundina lang ang masasabi natin na bubuhat ng team sapagkat hindi naman mananalo ang isang team kung wala siyang kakampi. Narayan naman ang kanyang kako-teammate na isa rin sa mga pinakamagaling na pasok pa rin sa Magic 6 or sa First 6 lineup. Walang iba kundi ang ating Des Cheng. Bagamat maraming ang nakakapansin kay Des Cheng na medyo hindi na nga siya tumatagal hanggang 5th set at humihina na siya, pero hindi natin maikakaila na ang ating Des Cheng ay isa sa ating pinakamagaling na spikers din at marami na siyang napatunayan simula nga ng kanyang collegiate career. At nang nakalipat nga siya sa Choco Mucho, pinapatunayan niya pa rin na hindi pa rin siya laos dahil nga kitang-kita natin na nakikipagsabayan pa naman itong si Des Cheng. Pero syempre, if ever naman na malasin si Des Cheng, nariyan pa naman ang ating Isa Mold.
Valde. Kung kaya mga ka-sports natin dyan, masasabi natin na very solid pa rin ang nasabi nating Choco Mucho at isa pa rin si Des Cheng sa pasok na pasok nga sa first six na makikipagbakbakan katuwang nga ng ating napakagaling rin na outside spikers na si Cici Rundina. Silang dalawa nga ang pangungunahan ang team na ito sa Choco Mucho. At speaking naman sa magaling mga ka-sports natin dyan, pumunta naman tayo sa ating opposite spikers. Walang iba kundi ang ating nag-iisang kaliwete na si Caitlin Buray. Si Caitlin Buray ay marami na rin napatunayan simula nga nang nasa collegiate siya ay magaling siya. Subalit nga, nang nakapasok nga siya sa pro ay nabangku siya. Pero ngayon, binigyan nga siya ng pagkakataon ng coach Alinsunurin para nga may patunayan siya sa laban na ito. At hindi nga naman nagkamali ang ating coach Dante Alinsunurin dahil nga binigyan naman ng magandang laban ni Caitlin Buray. Bagamat madalas nga siyang mapuna ng mga netizen at kahit ng mga fans ng Choco Mucho na ma-error nga ang kanyang services, pero hindi natin maitatanggi na sobrang galing niya umispike. At kitang-kita natin na talagang palaban naman siya sa loob ng court. Medyo less error lang at masasabi natin na perfect na talaga itong si Caitlin Buray. At syempre bilang sa isang manlalaro ay minamalas naman talaga mga ka-isip sports at natural lang naman yan. Kahit naman ang mga superstar ng ating bansa ay talagang minamalas din at pag nagkataon nga ang error ay nagsusunod-sunod. Subalit mga ka-sports, is ever malasin nga ang ating Caitlin Buray, no problem yan dahil narayan pa naman ang kanyang kapalitan or ang kanyang kasab, walang iba kundi ang napakagaling ren na six-footer na si Kat Tolentino. At dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan. Pagdating nga sa middle blocker, walang iba kundi ang napakagaling na nag-level up na talaga ang kanyang angking kagalingan. Walang iba kundi ang ating nag-iisang Madi Madayag. Alam natin noon pa man mga ka-sports natin dyan ay meron na nga napatunayan ang ating Madi Madayag. Bagamat nang nagkaroon nga siya ng medyo injury ay medyo humina siya. Pero ngayon, good news to para sa mga fans nga ng Choco Mucho sapagkat nga bumalik na ang king galing ng ating Madi Madayag. Kung baga mga ka-sports natin dyan ay nagwa-warm up pa lang siya noon pero ngayon eto na ang tunay na laro ng ating Madi Madayag matapos nga na ma-appreciate nga sa VTV Cup 2023 ang kanyang angking kagalingan bilang middle blocker at nakuha niya nga ang kanyang kauna-unahang award na best middle blocker sa international. Kung kaya mga ka-sports, mas mataas ngayon ang kumpiyansa ng ating Madi Madayag. Talagang palaban to si Madi sa paparating na VVL 2023 dahil all Filipinos Conference to ay talagang papalagto si Madi. At speaking naman sa papalag mga ka-sports natin dyan, ang katuwang naman dyan bilang middle blocker din na posisyon ng ating Madi Madayag, narito ang kanyang katulong walang iba kundi ang napakagaling rin na level up na rin ang angking kagalingan na nagpapakita rin gila sa international. Walang iba kundi ang ating Cherry Nunag. Alam natin mga ka-sports natin dyan na noon nga mga ka-sports ay bangko rin itong si Cherry Nunag. Subalit ngayon sa pamunuan nga ng ating Coach Dante Alinsunurin ay nabago nga ang sabi nating kapalaran ng ating Cherry Nunag. Kung noon ay bangku siya, ngayon ay sobrang babad naman siya sa first six dahil nga nagpakitang gilas to at ng SEA Games nga noon ay kita natin na isa rin siya sa mga nag-level up na players ng Choco Mucho. At ngayon nga mga ka-sports natin dyan, dahil nga paparating na naman ang VVL, inaasahan talaga natin na bibigyan tayo ng magandang laro ng ating nag-iisang napakagaling rin na middle blocker na si Cherry Nunag. Palaban rin yan mga ka-sports at kitang-kita naman natin less error din mga ka-sports sa kanyang mga services ay perfect na rin tong si Cherry Nunag. Aasahan natin ang magandang laban talaga dahil ang middle blocker natin ng Choco Mucho ay sobrang solid na Madi Madayag at saka si Cherry Nunag. If ever naman malasin silang dalawa, nariyan pa naman si Micah Ortiz, nariyan pa si Bea De Leon at nariyan pa nga ang ating nagbabalik na si Aduki Ugunsa niya na isa rin sa mga pinakamagaling na middle blocker nga. At narito pa mga ka-sports natin yan. Dumako naman tayo ngayon sa ating nag-iisang setter na super galing. Walang iba kundi ang ating nag-iisang Boss Dina Wong. Hindi gagaling ang lahat ng spikers kung wala nga ang magaling na setters. Dahil narito na nga mga ka-sports natin dyan ang ating magaling na nag-level up na talaga ang kanyang angking kagalingan at may napatunayan na nga sa international. Walang iba yan
naman kundi ang ating nag-iisang boss, Dina Wong. Ang ating Dina Wong ay isa nga sa mga pinakamagaling rin na setter. Marami nga siya mga bashers at hindi nga matanggap na talagang nag-podium finish ang kanyang team. Pero eto na mga ka-sports natin dyan. Finally, meron na nga napatunayan ang ating boss, Dina Wong. Kaya sa mga nagsasabi dyan na hindi magaling si boss D bilang setter at sinasabi na on at to the moon daw ang kanyang mga set, eto na mga ka-sports ang ating boss D. Ang kanyang revenge ay talagang nagbabalik na dito sa PBL at babawi nga itong ating boss Dina Wong. Aasahan natin talaga na bibigyan tayo ng magagandang set ng ating boss D at para nga makapag-podium finish sila dito sa PBL. At syempre hindi naman gagaling rin ang ating setter kung wala magaling na libero. Nariyan pa rin ang ating Denden Lazaro Revilla. Siya pa rin po ang pangunguna or mangunguna pagdating nga sa libero na posisyon. At syempre mga ka-sports, alam natin noon pa man ay talagang may angking kagalingan itong si Denden Lazaro. Pero napapansin nga siya ng ibang mga netizen ngayon na medyo humihina na siya. Pero if ever naman na malasin pa rin ang kanyang pag-receive ng bola, no problem. Dahil nariyan pa naman si Tang Ponce na isa sa mga pinakamagaling rin natin na libero. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, inyo na pong nakilala ang ating full lineups nga nasasabak nga sa PBL na paparating at magaganap nga sa October ang Choco Mucho na mas pinalakas. Titingnan natin mga ka-sports natin dyan kung talaga makakapag-podium finish naman sila dito sa PBL. Dahil alam natin mga ka-sports na matagal-tagal na rin na hindi nga sila nakakapasok sa top 4 at never pa nga silang nakasungkit kahit nga bronze medal. Ngayon mga ka-sports natin dyan, titingnan natin kung talagang papalag talaga ang ating Choco Mucho gaya nga ng ating si Sirundina na isa sa mga pinakamagaling na spikers. Kayanin niya kaya ang kanyang mga makakalaban dahil isa talaga sa inaasahan dito ang ating si Sirundina at boss Dina Wong. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, ito na ba ang pinaka-solid na lineups talaga ng Choco Mucho? Hindi na ba talaga nila kailangan pa na mag-recruit ng bago nga na players? Sa tingin ko mga ka-sports ay mukhang konti na lang talaga mga ka-sports ay masasabi natin na talagang solid na ang nasabi natin Choco Mucho. Less error talaga mga ka-sports natin dyan, masasabi natin na talagang makakapasok to sa Final Four. Excited na talaga mga ka-sports natin dyan ang Choco Mucho sa kanilang papalapit na laban sa PBL at pinaghahandaan na nga nila ito. Dahil nga hinahamon sila ng kanilang mga kritiko na sinasabi na kinakailangan daw may mapatunayan sila dito nga sa ating bansa at magkaroon nga sila ng medalya at makapasok pa sila sa top 4. Yan ang hamon nga ng kanilang mga bashers. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, kayanin na ba ng Choco Mucho na makapag-podium finish dito sa PBL na paparating? Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan ay naniniwala kayo na makakapag-podium finish sila at makakapasok sila sa top 4 at makakakuha sila ng medalya, mag-comment na kayo sa baba para sa inyo mga reaksyon. At syempre, para manatili kayong ma-update pagdating nga sa issue sa larangan sa volleyball, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!